Okay, so welcome back to our C programming tutorial. So now, in the previous video, we tackled about the array. Okay, so now I will delete this one. So next topic is about functions in C programming. Okay, so now, what is function? Okay, function. I assume that you have already discussed about the function. What are the terminologies or what are the meanings of this one? What is the meaning of terminologies of the function? But for me, the function is to create a methods or to create a methods, okay, or to create a functions. To call this function so that in your main program, it is easy to read and the code is have a design. Okay, so for example, function is going here. For example, this is the void main. You have a function here, like for example, public void display name, for example, like this. Okay, so we will remove this one, public void, void. Then I will see here printf, for example, here hello functions. Then we will call here display name. So, sabihin, ito yung pinaka main mo, but dito mo sinulat yung program mo. So, i-call mo lang tong function na to. Try natin kung gumagana. Ayun. As you can see, ito yung pinaka main mo, no? Hindi pwedeng ito ang main kasi ang main laging nagsimula na word na main. Okay? So, ito yung pinaka-main mo. Ito naman yung function. For example, here, printf, I am here inside the function. Okay. So, gusto sabihin, ang function is you have a method here or you have a class, like a class, okay? But this is a class, but you have a function here, okay? Then save and run. Okay, as you can see, your program is inside the function, but you call in the main. For example, I will create another function in compute A and B. A compute totals. Or compute the sum. Compute sum only. Okay. So for example, here I have int x and y. Okay. X is equal to 10, y is equal to 20, then I will compute the sum in sum is equal to 0, then compute ko dito yung sum is equal to x plus y, okay, then print ko dito yung sagot, printf, the sum is, okay, the sum is percent %t then sum. Ngayon, i-call ko lang to sa taas. Okay. Pasunod-sunod yan, ano? Halimbawa, kung ito ang gusto mong unahin, hindi, ilagay mo dito. Madali lang yan. Naintindihan nyo na yan. So, sabihin, i-compute. Ito muna mong unahin yung i-execute. Then, pagkatapos niya, ito naman. Okay. Try nga natin.
See? As you can see, diyan natin ang percent dito. %i/n. Okay. As you can see, hello function. Where is the hello function? Or here. You can use here printf. Like this. Yan. So, compute muna. Tapos, ito naman, explaining. Yan. Okay. Ito, the sum is, ito yun. No? Andito siya. Gusto kong sabihin, ito yung mother, ito yung mga child. Okay? Yung mga child, may kanya-kanyang ginagawa. Okay? Ito yung pinaka mother nyo or pinaka parent nyo. May pinagawa sa kanilang anak. Ito yung mga anak nila. Okay, yung anak nila, itong isa, nagpiprint siya ng ganito. Yung isa naman, nagkukompute ng sum. Na 10 plus 20. So ngayon, nung tinawag na, may mga dala-dala na silang kanya-kanyang ginagawa. So ito, compute, sum. Ito naman, display name. So, nung nira natin, okay, ito si compute sum. Ito naman dalawa, ito yung display name. Okay, ngayon, gawa tayo ng ulit ng function para mas maintindihan. Gawa tayo dito ng, for example, gusto kong i-display yung compute salary. Halimbawa, ito, tatlo na yung anak niya, no? Isang anak, nag-print. Yung isang anak naman, nag-compute ng sum. Ito naman, nag-compute ng salary. So, for example, int salary is equal to, for example, 1,000. Okay? Tapos, int days, halimbawa, 30 days. So, kailangan makompute natin yung total salary niya. Total salary. Okay. Okay. Total salary. So, total salary is equal to salary times 30. So, sabihin, per day. Ito yung per day. Ito naman yung number of days. Number of days. So, per day. Then, number of days. Ganyan. Then, printf, the total salary is, lagay natin dito ng %t, total salary. Ngayon, dapat i-call mo to. I-call mo tong compute salary dito sa baba. Yan. Dito naman sa baba. Pwedeng ang unang tatawagin si compute sum. Magkukompute siya. Sunod, lagay natin ang printf dito para mag-next line. Ano? Okay. Ito naman, mag-display ng name. Ito ilagay ko na lang. Palitan natin dito. Your name. Pangalan Jaypee name. Ito naman yung compute. Ito naman yung display name. Ito naman yung compute salary. For example, ang per day, for example, is 1,000, 30 days, like that. So, compute natin. So, the sum is 30. Then, tinawag nyo yung pangalan. Ito yun, display name. Then, ang sunod nang tinawag is compute salary. So, total salary is 30,000. Halimbawa. Okay? So, I hope you understand the function. So, yan. Ngayon naman, as you can see, kung ito, ano ko to? Yan. May kanya-kanya siyang ginagawa. Ito yung mga function. Ano ang function nito? Mag-display ng
name, ito naman ang mag-display ng sum, ito naman mag-display ng salary. Ngayon naman, gusto ko naman passing parameter doon sa array. For example, doon sa function. For example, here, ito, public int compute, for example, compute income. Okay, for example, so compute income or compute grade na lang, compute grade. No? Ito naman, may parameter siya dito. Ang parameter, itong nandito, int mat int programming then int English. Okay. As you can see, this function have three parameter. 1, 2, 3. Yung parameter, ang gustong sabihin, yung papasahan mo siya ng value. Kasi wala pa naman siyang value. Ang compute natin dito, yung average. So, in average. Okay. So, average is equal to, okay natin dito, math plus programming plus English. Okay, siyempre, divide 3 kasi tatlong grade yun ang ipapasa. Divide 3, then print f the average grade is percent t, then average. I hope you understand. Ano? Kung makikita nyo, wala naman number dito. Hindi mo naman ano yung value ng math, ano yung value ng programming, ano yung value ng English. So, gusto mong sabihin, papasahan natin ang value tong tatlo. Kung ilan ang parameter dito, ito yung mga parameter, ano? Separated by comma yan, ano? So, kung ilan yung nandito, tatlo yan. Kung pwede mo yung dagdagan. Kung tatlo yan, kailangan tatlo rin yung ipapasa mo. So, i-call na natin itong compute grade dito, no? So, compute grade, copy ko to, i-call ko dito sa, tatawagin ko siya dito sa pinaka taas, sa pinaka main, no? Lagyan natin ng slash n para malinaw. Then, yan. Kung makikita nyo, ito, ang ilalagay natin dyan, yung value ng math. For example, 90. Dito naman sa programming is 95. Dito naman sa English is 85. Yan. Gustong sabihin, andito yung mga number, okay? Andito yung mga number, pinasa mo doon sa mga parameter na to. Tandaan, kung tatlo yan, kailangan tatlong parameter din to. 1, 2, 3. So, hindi pwedeng apat dito, apat yan dyan, pero dito, tatlo. So, mag-i-error yan. Pag nirun ko yan, may error siya. Okay? Ito, conflict void name, display name. So, kailangan tatlo-tatlo lang, ano? Okay, kung tatlo to, kailangan yung parameter tatlo din. Okay, so try natin. Ayan. So, sabihin, una, tinawag niya ito compute sum. Pangalawa, yung display name. Pangatlo, yung compute salary. Then, pangatlo is yung compute grade. So, yung compute grade,
So makikita nyo, andito yung mga grade na number. Pinasa mo lang dito, then pinacompute mo sa kanya. Parang pinasa mo dito yung number, dito, dito, din kinompute niya, then dinisplay niya. So, ganyan yan. So, I hope you understand yung, ano no, I hope you understand yung, na intindihan nyo yung, na gets nyo yung tinatawag nating function. Okay? So, madali lang ito, ano? Nakita nyo, pinasa, gumawa ako ng function dito, gumawa ako ng function, gumawa ako ng function. Every gawa ng function, tatawagin dito sa pinaka-main para ma-display. Kasi kung hindi mo ito tatawagin, halimbawa, hindi mo tinawag yung compute sum, walang lalabas dito yung compute sum. Wala dito yung the sum is, ano? The sum is like that. Kasi hindi mo naman tinawag. So, kailangan tawagin mo itong compute sum. So, ilagay ko dito. Compute sum, display name. Ito yung mga gagawin niya. Okay. Ito yung mga function. Pero, isang linya lang to. Pero, ang ginagawa niya, andito. So, gusto mong sabihin, yung pinaka-main mo, ito lang yung code niya. So, nakakapag-reduce siya ng code dun sa pinaka-main mo. So, yung program mo malinis or madaling intindihin. Kasi for example, ito, ano bang ginagawa nito? So, pupunta ka dito. Ngayon naman, ito, ano bang ginagawa nito? Pupunta ka lang dito. Ito naman, kung anong ginagawa niya, pupunta ka lang doon. Ganon din dito sa compute grade. So, itong compute grade, may tatlong number, parameter ang tawag dito. Parameter na ipapasa mo dito sa tatlo man. Okay? So, run natin. Ayan. So, I hope you understand. Hindi kayo nalito. Kung nalito man, magtanong na lang dun sa comment. Okay? Thank you.